sa bowl. Ah, pero ano mo na? Kilala niyo ang inis niyo, no? Sa kanina, no? Oo, siyempre naman. Ah, sumisimba pa kayo? Pag bingo? Sino? Taas ang kamay na sumisimba? Ah, yung hindi tumataas, hindi sumisimba? Hindi nasimba. Sige? Kayo ba yung binyagan? Ha? Sabo! Walang hiya. Oh, hindi sumisimba? Nasimba? Anak mo. Oy, ba tayo sumunod? Kayo? Wala mo kaya ta. Bakit? Ha? Oy, lang to. Sino ko alam to? Sino? Sino mga may Biblia sa bahay? Yung mga walang dala, meron ba kayong Bible sa bahay? Wala. Ayan, ilan ang may dala ng Biblia? Taas ang kamay. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Ha? Siguro, mabuti pa at mga pinundig mo tayo lahat. Tayo ay magkasal. Tulong mo kayo magkasal. Sige, tayo ay magkasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Panginoon Jesus, muna po sa lahat, kami ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat dahil kami ginawa mo ngayong hapon upang magkatipon at makinig ng mabuting balita. Upang kami ay makapag-aral ng banal na aklat na sa gayon ay higit na aming makilala sa aming paglalakbay dito sa aming buhay dito sa lupa at nang sa bantang huli sa katapusan ng aming paglalakbay ay kami makasama mo sa iyong piling at sa piling ng mga lahat na aming mahal sa buhay na nasa iyon ang kakaroon ng Lord. Panginoon, hinihingi namin ang iyong pagbabasbas. Buksan mo po ang aming panginig, ang aming puso, sa iyong mga salita. Basbasan mo rin po ang iyong lingkod dahil ay magbabahagi ng kaalaman sa Biblia. Mga po ang aming bubugol yung panahon ngayong hapon ay makapagbunga na mabuti, magagatan ng aming kaalaman at ito ay maging tulong namin sa aming buhay. Ang lahat po nito aming pinataas sa inyong pangalan at ilang Jesus ang iyong namin at kapagbigtas. Tingnan din natin ang tulong ng ating ina, si Maria, sabay-sabay natin na sa rin. Pagulong Maria, pagulong ng Gracia, ang pagulong ng Espiritu, pagulong ng Espiritu, This is the group that the Lord
has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the group that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the group. This is the group that the Lord has made. This is the book. This is the book. This is the book that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the book that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the book. This is the book that the Lord has made. Purihin natin ang Panginoon. Pagpapakulakan pala kayo kung galing niya ito. Sige. Puna kayo. Yung mga huli naman kayo, ganyan na lang. Eh yung mga may bibya, tatanungin ko yung mga high school, college, at mga nanay at tatay. Sumisimba kayo, no? Ha? Sagot. Isan. Alam niyo ba na isa sa 10 utos ng Diyos ay ang pagsimba, paghindo? Alam niyo ba yan? Alam niyo yung 10 utos? Ano ang una? Ang pangalawa? Ang pangatlo? Ano? Ang pangapat? Ilan lahat na yun? Nasa Bible ba yun? Ha? Diba? Nasa Bible? O, sino makasasagot? Anong pangapat? Huwag kang no? Ang lamok? Ang ikalima? Ano? Ang galang mo? Ang ino? Mga ina? Kayo ba? Ipinagalang niyo ang inyong mga magulang? Sumusunod ba kayo sa kanila? Kayo ba'y tumutulong sa kanila? Okay, pang-anim. Hindi pa rin yung alam nyo, no? Huwag kayong pangiti-api, no? Pang-pito. Sino dumudukot sa bulsa ni tatay? At ni nanay? Ikaw walo? Huwag kang at paninirang puri. Huwag kang magsisinungaling. Ako, magkano talaga ang pinuha? Ha? Magkano? Ano ang ikasyam? Huwag kang. Ayan. At ikasampu? Sige. Oo. Yan ay utos ng Diyos. Alam niyo ba, ang sumusuway sa utos ng Diyos ay nagkakasala. Ha? Alam niyo ba ang kasalanan? Ha? Alam niyo?
nakaparusahan. Hindi ba? Pag nagsinungaling, pinapalo. Sino ang pinapalo? Hindi pinapalo dito. Pinapalo ko ba ng namin mo? Bakit? Ha? Pasaway. Yan ay utos ng Diyos ay sumunod sa magulang. Ang pagsuway sa magulang ay pagsuway din sa Diyos. Eh, alam niyo ba kung sino ang Diyos? Sino ang Diyos? Ikaw. Ano ang pagkakilala mo? Ano ba ang Diyos? Sino siya? Ha? Yung aling. Sino ang Diyos? Ha? Okay. Hindi tayo magsisimula. Yan. Makita ka lang. Ayan. Yun nga pala yung tatanong ko. Alam niyo ba yung ating sumasampalataya? Sino ang nakakaalam ng dasal na sumasampalataya? Sino ang may alam na dasal? Taas ang kamay. Sino ang alam ng ama namin? Taas ang kamay. Ang abagi ng Maria. Ang luwalhati. Ay yung sumasampalataya. Ano ang unang sinasabi? Sumasampalataya. Sumasampalataya ako. Saan? Ayan. Ayun. Pagaling ko pala eh. Tapos, sabi niya, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Anong ibig sabihin noon? May gawa ng lahat. Langit at lupa. Makapangyarihan. Ano? Mayroon bang tao na makagagawa ng ginawa ng Diyos? Wala. Makapangyarihan sa lahat. Hindi ba? Amen? Okay. Yan. Pagkatapos, sumasampalataya ako. Susunod. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. May gawa ng lahat at lupa. Tapos, lupa. Eh, Jesu Cristo. Sino ba si Jesu Cristo? Ha? Bugtong na anak ng Diyos. Siya lamang ang anak ng Diyos. Bugtong na anak. Ano? Tapos, ano si Jesu Cristo? Jesu Cristo, bugtong na anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Ano? Tapos, ano pa? Ipinanganak nino? Sino ang nanay ni Jesus? Maria. Maria. Lakas ang boses. Okay, Maria. Pinanganak ni Santa Maria. Pinagpakasakit ni? Pinato. Natapos, pinako sa krus. Sino yan? Sino yun? Pinako sa krus, tapos, nakitako, ano nangyari? Namatay? Hindi. Pagkatapos, pagkatapos may sinilibing, pagkatapos ng tatlong araw, ano nangyari? Ha? Nabuhay na maguli? Naniniwala ba kayo noon? Kasi Jesus ay nabuhay na maguli? Mayroon bang taong nabuhay na maguli? Wala? Si Jesus lamang, ano? Pagkatapos yung siya mabuhay na maguli, ano nangyari?
at salami. At anong, anong ginagawa niya roon? Naluluklok sa kanya ng Ama. Ngayon, bakit nga pala si Jesus ay ipinanganak ni Maria Virgen, naging katulad natin pagkatapos siya isa na matay? Ano bang ginawa ni Jesus dito? Sa lupa. Ano ang ginawa ni Jesus? Bakit siya naging katulad natin? At ano, nakipamayan sa ating bigna. Naging katulad natin sa lahat ng bagay, di ba sa kasalanan? Bakit? Alam niyo? Dahil tayo ay mahal ng Diyos. Alam niyo ba, sino ba ang unang mga magulang natin? Sino? Si Eva, si Adan. Alam niyo yung istorya? Sino maaaring nito ng istorya ni Eva, si Adan? Tinukso sila ng ahas, hindi ba? O ano sabi ng ahas? Ha? Pero hindi ba sabi ng Yahweh na Diyos, huwag kayo kumakain ng buwan ng pinagbabawal? At kung sila'y kumain, anong mangyayari? Kayo'y mamamatay. Eto, ipukwento ko sa inyo story. Di nilikha nga ng Diyos ang tao, si Eva at si Adam. Sa lahat ng kanyang nilikha, di ba, mga kundong, baka, ibuin, buwan, araw, ang lahat, mga puno ng kahoy, lahat ng hayop at mga halaman, si, ang Diyos ang may likha. Pero ang pinakatampo, pinakamahalaga sa kanyang likha, ay sino? Tao. Ang tao. Sapagkat, ang tao ay nilikha ng Diyos na ano, kanyang kalarawan. Kunin nga natin ang Biblia. Pasahin natin. Saan ko makikita yun? Ano? Ano kaya magbago sa Biblia? Ha? Nasa aklat ng Genesis. Ano? Ang kasaysayan ng pagliksa. Basahin natin. Ng
na nagbibigay ng kaalaman sa masama at mabuti. Sabi niya, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaluman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Yon ang sabi ni Yahweh ng Diyos sa tao. No? Matapos ang gawin natin ito, sinabi ni Yahweh, hindi na mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng mga kasama, kaya lumita siya ng mga hayop sa parang at ibon. Okay. Ayan. Sila ay tinatira sa halamanan. Doon ay sagana, mamimitas na lamang sila ng makakain lahat ng buk. Kung mga bunga ng iba't ibang puno ng kahoy, mga gulay at lahat ng tayo ay nasa kanila. Ngayon, ito, pero ang masamang pangyayari, nagkasala ang tao. Pakinigayin ito, mahalaga ito. Ang ahas na pinakatuso sa lahat ng tayo na nilikhaning Yahweh, minsan tinanong nito ang babae, ito ba ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain at anumang bungang kahoy sa halamanan? Tinanong ang ahas ang babae. Tumugon ang babae. Hindi naman pinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humigong man lamang sa puno niyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya po, kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman na ninyo ang mabuti at masama. Yun ang sabi ng ahas. Napakaganda sa paningin ng babae, ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumain rin siya para sa kanyang asawa. Kumuha siya rin siya para sa kanyang asawa at kumain siya ito. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Nung nilalapang sila'y ubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang palaki sa katawan. Nakakita na kanya yung larawan niya, Eva Miadan, sa iso, may takit na mga dahon noon. Bakit? Naalaman nila sila'y ubad. Dati-rati, hindi nila alam ang ubad o may baro. Hindi na nila kailangan magbalo. Ha? Oo, mga. Pagdating hapon, narinig nila naglalakad sa halaman ng Siyawe. Kaya nagtago sila sa kaguyan. Natapon tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka na roon? Natapon po ako nung marinig ko kayong nasa harding. Nagtago po ako sapagkat ako'y ubad. Tugon ng lalaki. Sabi ni Yahweh, sino kayo sabi sa iyo? Kayo'y ubad. Kung gano'n, kumain ka ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Di ba? Dati kung hindi sila kumain, hindi nila maramang sila'y ubad. Bakit ka kumain? Sabi ni sa lalaki, ako po'y pinakain ng aking asawa, ang babae. Tinanong naman ni Yahweh ang babae, bakit ka kumain? Ako ay nilinlang ng ahas, ng bata, ng ate. Ito ang buod ng ating kasalanan.
tayo ay ang gusto natin ay ang masunod ay ang ating sarili. Ha? Mga bata, ayaw nang sumunod sa magulang. Huwag kang lalabas. Bukula na. Mababasa ka. Lapas pa rin. Ayan, mababasa. No? Matigas ang ulo. Ayaw sumunod. Ang sinusunod, ang gusto. Ayaw pakikialaman ng iba. Marunong ka pa sa akin. Di ba? Ako nakakaalam kung ano ang mabuti para sa akin. Hindi ba? Ikaw siya. Uy, ang bagitin mo yung ano. Hindi ang ginagawa mo ito. Ano ang tatakyo? Ang tanong ko. Di ba? Yung nakikita ka sa TV, di ba sa komersyal? O yung, ay, ito sa akin. Di ba? Ako masusunod kung anong gusto ko. Hindi ba? Anong cellphone ang gusto mo? Ha? Samsung? iPod, iPhone. Ang gusto ng tao ay yung kanyang gusto. Hindi yung kung ano yung mabuti o kung ano yung pinag-uutos ng patanda na kanyang magulang. Kung ano yung inuutos ng Diyos. Bakit ba kung ano yung ipinagbabawal, yun ang gustong-gustong gawin ng tao. At yung kinag-uutos na dapat gawin, hindi magawa-gawa. Sumimba kayo paggaling doon. At guest ng Panginoon, hindi mga simba-simba. Bakit? Ano? Alam ba natin na yan ay pagsuay sa Diyos? Ano ang sabi niya? Pag kayo kumain, sumunod sa, at sumuay sa akin, kayo'y mamamatay. Alam niyo ba yan? Ngayon, kaya mula noon, ang kamatayan natin ay buo na kasalanan. Pero may tatlong uri na kamatayan. No? Ang unang kamatayan, kung tayo ay nagkasala, nawawalay tayo sa Diyos. Hindi ba? Wala sa atin ang kanyang biyaya at pagpapala. Dahil tayo ay nakatalikod sa Kanya, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nakakapiling. Kaya yun ang isang uri ng kasalanan ng kamatayan. Ang ating kasalanan ay ang ibig sabihin ay nawawalay tayo sa Diyos. Tayo ay patay. Sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. Amen? Oo. Ang pangalawang kamatayan ay yung natapos na ang lahat. Si Aling Evelyn patay na. Dahil nawala na ng hininga. Amen? Pag nawala ng hininga, patay na. Oh, yan ang pangalawang uri ng kamatayan. Pero mayroong mas mabigat na uri ng kamatayan, yung pangatlo. Yung kamatayan na wala sa piling ng Diyos. Yung kamatayan ng ating kaluluwa. Tandaan niyo yan, ang tao ay hindi lamang katawan, siya ay may kaluluwa. May pag-iisip, no? May puso, may damdamin. Namamatay man, may sakit man ang ating katawan, halimbawa, pero maaaring malusog ang ating pag-iisip, maganda ang ating puso, damdamin, wala tayong pinagagalitan, wala tayong mga hinanakit, walang sama ng loob, hindi ba? Ang ibig sabihin ay payapa. Kaya sinasabi niyo, peace be with you. Kapayapaan, di ba? Kaya parating natin sinasabi niyo sa misa, peace be with you. Ang gusto ng Diyos, tayo ay payapa. Kayo ba, ano ba mga problema niyo sa buhay?